Hello guys, welcome back muli sa ating channel. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay na sumusuporta po sa ating mga videos, salamat po sa inyong lahat. At sa mga bago pa lang na nanonood sa ating channel, kung hindi pa po kayo nakasubscribe, mag-subscribe lang po kayo, hit nyo po yung notification bell para pag may mga bago po akong videos ay updated po kayo. Gaya nitong ating i-resolve ang video na ito na white screen siya at medyo negative picture. Tingnan po ninyo ang problema ng TV na ito. Dinala po sa atin ito ng sa nating kapwa technician, dalawang TV, isang Skyward at saka isang Samsung. Ito muna ang Samsung, unahin natin. Resolve ay. Tingnan niyo po yung kanyang video. Pakitutuan mo nga ito para makita nila mainit. Kung mapapansin nyo, maputi siya, maaligaskas yung kanyang video. Tapos pagdating dito sa may corner niya, kitang-kita mo yung mga itim. Kita ba ng maayos? Lagyan natin ng ano, YouTube. Baka makapirate ka naman yan. Nakikita nyo ito na negative. Negative siya, oh. Negative film, white screen. Pagka ganyan mga problema, laging ang problem yan, panel issue. Wala kang ibang kakalikutin na board kundi sa panel ng lagi. Tingnan natin kung ano yung itsura ng ginamit na panel. Tagal-tagal tayo hindi makagawa ng video kasi busy na tayo sa service. Pero kung napahinga tayo ngayon dahil nag-uulan, magagawa ko ng video. Ito nga yung gagawin natin. Ito, para itong curve eh. Walang mga tornilo yan. Susundutin mo lang yan dyan sa kapila. Ito lang yan. Ayan. Bilis, di ba? Pagdating doon, huwag mong pupwer sa inyo. Kailangan alalay lang kasi nababasag na yan. Kami dyan ang slasher. Kasi pag ginanon mo yan, nababalik ito. Yan, tamang pag-ano yan, gagamit ka ng ganito. Huwag matali, kailangan mapurol. Ito ang kanyang laman. Bali, gumamit siya ng adapter type 3-in-1 mainboard, 2-in-1 pala mainboard at inverter backplate kasi ito yung power supply. Testing po natin, medyo natatabunan yung kanyang panel. Tanggalin na natin itong screen. Ito ang kanyang panel, top board. Wala siyang ginamit na bukod na tigon. Nasa buo na siyang top board. Ayan natin ang ilaw para medyo maliwanag. Sa ganung problema, hindi mo, simple lang yung kanyang panel. Oh. Ito yung kanyang DC-DC. Ito yung kanyang scalar. Ito naman yung kanyang gamma. Ito lang yun. Ngayon, white screen siya, no? Pag white screen, kadalasan yan, ampunta niyan sa VCOM, eh.
Doon lagi yun, white screen Bcom. Minsan walang supply, minsan mababa supply, minsan may leak yung IC. Iba-iba. Alamin muna natin kung kompleto yung kanyang DC-DC. Sukat muna tayo. Kasi ganito yung tamang proseso ng pag-repair ng ganyan. Para hindi ka nang huhula na sumusunto ka lang sa may hangin. Pagka kasi sumusunto ka sa hangin, walang tinatamaan, kundi hangin. Kaya dapat alam mo yung sinusuntok mo. Hindi makita. Gamit ako ng itong larga vista. Kita ba itong ano natin, tester? No. Kita yan, ha? Yan, hindi na. Hindi na siya kita. Ito, kita. Yan, kita. Oo, kita na. Kita. Hindi ba tayo mag-short ito? Testingin muna natin yung kanyang mga bulta, yung BGH, BGL, ABDD, HBABD. Kung kumpleto yun. Pag kumpleto yun, ibig sabihin, yung DC-DC natin, good. Start natin. Yan, lumabas na yung backlight, no? Sabihin, nag-operate na. Check natin tong kanyang BGH kung meron ba. 30 volts, ibig sabihin may BGH siya. Yung kanyang BOP, kikita ba? Ano kikita? Negative 8, di ba? Yung kanyang ABDD. Pag ABDD, dapat ang supply niya nasa 16 volts. O 14 to 16 volts. Tingnan natin kung 16 volts, di ba? Yung isa na lang, yung hinahanap natin na isang voltae. Yung HBAA. Ito, 3 volts ito eh. Ito yung supply ng enable niya para mag-operate yung 3.3 volts yung DC-DC. Saan yung HBDT? Ayun. Meron siya, di ba? 8 volts. Kompleto siya. Yung AVDD, HBAA, BGL, BGH. Ito. Ngayon, tignan natin yung video. Tanggalin natin itong delegado. Kung ano yung video niya. White screen, no? Tingnan mo yung kanto niya, hindi siya kanto, pabilog. Pag nilagyan mo siya ng video, yan talaga, mabait talaga, di ba? Sukatin ngayon natin yung kanyang Bcom kung present ba. Nakasaksak yan, ah. Okay. Kaya nga susukatin, nakasaksak yun. Okay. Hindi mo masusukat pag nakapatay? Hindi mo masusukat pag nakapatay. Ay, magandang butas, ha. Dito ngayon tayo mag-concentrate sa kanyang gamma. Ito yung tinatawag na gamma IC. Ito yung kanyang Bcom. Tutukan mo nga maigi ito kung makikita. Kita ba? Bcom. Nakalagay. Diba?
O, sukatin ko ngayon yung boltahe niya, kung may boltahe ha. Ala siyang boltahe, o. Oh. Diba? Kaya, yung supply ng gamma IC, wala. Kaya yung video niya ganoon. Diba? Sukatin uli natin kung tama. Baka mali lang ako. Wala talaga, o. Oh. Ngayon, titignan natin bakit wala. Sukatin natin ngayon to yung kanyang resistance. Kung short ba siya o hindi. Patayin natin. Ang pagsusukat ng short o leak, pwede mo siyang masukat sa may digital. Lalagay mo lang siya sa may continuity. Ipindutin mo siya, tutunog ngayon. Pag nagsukat tayo dit may tumunog, ibig sabihin may short. Pag walang tumunog, walang short. Siyempre, common dito yung supply niya, ay nakalagay, BCOM, di ba? Tune ka muna magano. Tignan mo yung diode na ito, kung may problema ba tong diode na ito. Di ba? Ganun dapat kasi, tingnan natin. Tumutunog. Tumutunog, di ba? Tingnan natin yung mga katabi niya kung tumutunog din. Tumutunog din, di ba? Tumutunog din, di ba? 0.6. Yung tatlo, dalawang kapasitor at saka isang diode. Tingnan natin sa analog tester kung anong sukat niya. Sa time is 1, kita ba yan pag inalis? Time is 1 tayo. O time is 10 na para makita ka agad yung leak. Itong tatlo yung tumutunog, no? Dito muna tayo sa capacitor. Nakita nyo? Short siya, di ba? Short siya, di ba? Short din yung diode. Ngayon, paano mo malalaman sa tatlong ito kung ano yung short dyan? Pwedeng yung isa dyan, pwedeng kapasitor, or pwedeng yung diode, or pwedeng yung kapasitor na maliit. Yung iba, ginagamitan nila yan ng tinatawag na ano ba yun? Nalimutan ko na yung tawag nila. Ba yung tawag? Nasa dulo ng dila ako, hindi ko masabi. Na yung short, susuplayan mo yun. Kaya lang, napakadelikado nun pang gawin pag ang sinusuplayan mo nasa gamma IC. Maaari kasing pumalpak yun. Dumiretso sa IC. Masisira yung IC. Ano ba yung tawag? Nakakalimutan ko. Igaya mo yan. Ano ba yung tawag? Nasa dulo ng short, nila. Ano? Killer. Yung short killer na tinatawag. Ang short killer, kadalasan applicable lang yun dito sa may DC-DC. Kasi hindi naman maselan yung DC-DC. Hindi gaya ng gamma. Pag nagkamali ka ng short killer dito ng sinuplayan mo, sibak yan. Magiging ano yan, malungkot, iyakan time ka dyan. Kaya, oh no! Ang pinaka-alternative para ma-detect mo kung ano yung may sira dito sa tatlo, ipu-pull out mo ngayon siya. Unahin natin i-pull out yung kanyang diode. Kasi, ito kasi yung supply niya. Ayan, nakalagay BCOM, ayan yung supply. Napansin nyo, wala siyang voltage pumapasok. Siyempre, kung walang voltage papasok, hindi mag-generate yung kanyang gamma. Kaya yung makikita mo sa video niya, maputi. Maputi siya. Negative picture pa. Hindi niya yung BCOM niya sa may loob ng panel, hindi nagtutuloy? Hindi, walang supply, hindi gumagana.
Kasi ganito yan eh. Pag nagkaroon ng supply ito, ang sukat niyan, mula pa baba, pataas. Ganun din sa kabila, mula pa baba, pataas. Halimbawa, ang sukat niyan, 10 volts. Yung sumunod, dapat 9.5 volts. Yung sumunod, o kaya 9 volts. Yung sumunod, 8.5, pababa. Ngayon, pag halimbawa, 9 volts, sumunod, 12 volts. Tumaas siya, eh, galing siya sa 10 volts dito. May problema yung iyong IC. Hindi rin magtatama balance, hindi magbabalance yung kanyang video. Ganon din ang labas. Kaya, maraming pag-aaral dito eh. Saka na lang yun. Troubleshooting lang naman tayo eh. Pu-pull out ngayon natin kasi shortage eh. Tingnan nyo ha. Yan yung seminar. Yan. Marami na kasi nagpapa-seminar eh. Sige, sila na lang mag-seminar. Kasi nakakaya naman pagkaagawan pa natin sila. Yan. Bigyan na lang natin sa mga nagsiseminar talaga, di ba? Boy. Dito naman sa atin, tinuturo natin yung tutorial ng libre. Yan, kung meron silang pakinabang, pwede nilang magbigay, di ba? Sa Gcas mo. Sa Gcas ko. Alam naman nila yung Gcas ko, di ba? Ulitin mo. Ayoko nga sabihin eh, kasi... Huwag mo kasing sabihin. Ayoko sabihin na 0927681-3141 eh. Ayoko sabihin yung Gcas number ko eh. Kaya naman yan. Dito na tayo sa troubleshooting natin. I-plot natin yung kanyang diode kung... Diyan mo para makita nila. Ayan na, nakahiga yan na pa. Ayan, magulat ka na naman nakatayo yung video. Tatanggalin siya isa-isa? Oo, oh, ganun. Tatlo lang naman yung may short eh. Pero unahin natin tong diode. Pag ito lang, di ito lang. Pag ito short, ibig sabihin, yung dalawa hindi. Yung dalawa hindi. Pag hindi short to, either doon sa dalawa. Either sa dalawa. Magaling. Wow. Uy, short siya oh. Diba? I-reverse natin. Short talaga oh. Diba? Time is 10 pa yan ha. Tignan natin itong dalawa kung short ba. Wala na, di ba? Tingnan mo yung test point ng tester. Di ba, wala na? Hindi na siya sumasagad. Tignan natin sa may buzzer. Wala, di ba? Nga. Wala rin, di ba? Tingnan natin to. Nag-bash siya, di ba? Ito po yung diode. Anong klaseng diode to? Nalalaman mo kung anong klaseng diode yan. Titignan mo yung kanyang indicator. Naka-indicate sa kanya. Ito yung tingnan natin. Tutukan mo maigi ito. Kita ba yung diode? Kita mo? Ito. Yung diode mismo. Yan. Tingnan nyo yung indicate ng symbol niya. Oh. May nakaganon. Oh. Tapos nakaganon. Tapos nakaganon. Ibig sabihin, sinner diode yan. Hindi sa rectifier.
or hindi sa signal diode, Zener diode. Ano ang trabaho ng Zener diode? Halimbawa, 9 volts yung capacity ng Zener diode. Pagka may voltage pumasok doon na umabot siya ng, lumampas siya ng 9 volts, magpo-protect ngayon yung Zener diode. Sisirain niya ngayon yung diode. Hindi niya yun i-open ha. Iso-short na yun. Ganun ang Zener diode. Kasi protector yan. Parang ito yung mga ano eh. Yung sa mga CRT, mga R2M, R2KY, R2KS, Zener diode yun eh. Na once tumaas yung kanyang B+, pinuputok yung Zener diode na R2M. Iso-short yun. Mga pang CRT TV yun. Ito, ganun yung apply niyan dito. Ang BCOM, tatandaan nyo, kadalasan supply niyan, 6 to 8 volts. Yan ang kadalasan. Pag bumaba pa siya ng 6, bumaba siya sa 6, asahan mo yung video mo hindi maganda. Maputi, medyo maputi siya. Parang ganyan. Parang ganun. Kaya kailangan sakto lang siya, naglalaro siya sa 7 or 8. Ganun siya. Ngayon, bubuksan natin to. Ngayon, pwede ba natin paandarin ng wala ito? Pwede. Kaya lang, once na tumaas ang voltage dito, wala siyang protector. Sisirain niya ito. Ano ito? Yung IC. Pero sa ganitong instansya, hindi naman ito agaya ng mga CRT na talagang matataas ang voltage. Ito maliliit lang naman sa mababa ang amperahe. Okay lang na wala ito. Short yun, no? Sasaksak ngayon natin itong TV kung magkakaroon ba siya ng voltage. Tandaan nyo, kanina sinukat natin to, wala siyang voltage na kuha. No? Zero siya eh, di ba? Ngayon, titignan natin. Pakitutuhan mo. Buhay na siya, di ba? May backlight eh, oh. Ito yung kanyang test point ng BCOM. Napansin mo? 7.37. Ibig sabihin, meron siyang 7 volts na supply ng kanyang gamma. Yan naman, ulitin ko ha. 7 volts. Tingnan natin kung maganda na yung kanyang video. Ako muna sisili pa. Bago kayo. Uy! Nakita nyo? Normal ba? Aray, chuchi. Normal na siya, no? Lagay natin sa home. Diba normal na siya? Naging, wala na yung white. Pero yung side niya, parang may ano pa din. Meron pa rin, no? Pero hindi na siya widescreen, di ba? Oo. Ngayon, kailangan natin talaga lagyan ng diode. Ah. Para ma-protection na. Papalitan mo yung tinanggal mo? Lalagyan natin ng diode. Yan ang problema. Kailangan malaman natin yung diode na inalis mo? Oo, kung anong value. Kung 9 volts ba, 8 volts o 7 volts. Pero, ano na siya, no? Nawala na yung pagka-white screen niya. Eh, yung negative niya. Gayang kanina, yung sa tao. Aling negative? Doon din galing yun sa supply na yun. Oh. Lagyan nga natin ng video para makita natin.
Okay na. Normal na, di ba? Hmm. Normal na siya. Medyo, medyo ba o wala na talaga? Normal na, di ba? Hindi, Lane. Ano, wala? Di ba? Meron siyang ano, pagka... Tingnan natin yung supply ko ng bago ba. Hello? Diretso na yung dulo. Di ba? Kanina meron eh, parang shadow. Natin yung mga pulta. 7.37 talaga eh. Mainit ba? Hindi naman mainit eh. Normal na siya eh. Diba normal meron, na? Meron, no? Parang pag ano, meron siyang shadow. Wala, normal na yan. Ano yan? Sa video ko yan eh. Sa video ko yan eh. Yung pagkaka-edit. Diba? Yung kulay tingnan natin ang ibang video. Ito tayo sa ano? Sa paborito kong drama. Nakapirip ka na naman, ha? Walang sounds yan. Oh, di ba normal? Normal na siya, oh. Kaya siguro na ganun kanina kasi basa pa yung tiner. Eh, natuyo na. Nag-normal na siya. Di ba? Di ba normal na? Hmm. Tingnan mo yung beauty, di ba? Normal. Hmm. Ganyan po ang paggawa ng white screen with negative picture. Ang nawawala sa kanya, supply ng kanyang Bcom na 7 volts sa may gamma IC. Kaya siya ganun, wala siyang supply. Bakit? Shorted kasi yung kanyang signal diode. Pero ngayon, okay na siya. Normal na normal na. Yung salamin. Sana may natutunan na naman kayo sa bagong video na ito. Maigsi lang pero kapupulutan ninyo ng mga technique. At sa lahat ng aking mga suki, wag po kayong magsasawa na sumubaybay sa aking mga shoutout ka ba? Upload. At bago tayo magtapos, shoutout po na natin ang ating mga nagpapa-shoutout. Willing. Sa susunod po natin mga video, magkita-kita po ulit tayo. Salamat po muli ng maraming sa Diyos. Sa Diyos, ang lahat ng karangalan at kapurihan magpakailan.